guys. Morning. Pinapa-check sa akin ng tatay ko yung kanyang 1997 Mitsubishi Lancer kasi matagal siyang uminit yung makina. And mataas din masyado yung idle pag startup mo. Then kapag napansin namin, pag sa expressway or dun sa freeway, is bumababa masyado yung temperature. Kaya sabi ko, nung pinagawa mo yan dati, yung radiator na pinalitan, malamang yung mekaniko, tinanggal yung, ano, yung thermostat. So ngayon, check natin yan. Then papalitan natin. Ganap tayo ng parts. So bale, ito yung thermostat housing. Then meron siyang bolt. Check natin kung anong sukan. Okay, so mukhang ano siya, 12mm. So kukuha lang ako ng 12mm na close range. So ito, 12mm, tingnan natin. Ayan, so dudosin nga siya. Medyo matigas. Medyo sobrang higpit yung ginawa dati ah. Tapos meron pang isa sa baba. So dapat dalawa lang ito. Yun nga, sabi ko, malamang tinanggal yung thermostat. Kasi yung mga ibang mekaniko, nasabihin ganun para hindi mag-overheat. Pero wag na wag po kayong papayag ng ganun kasi yung makina natin is hindi, usually hindi siya magiging optimal yung ano niya, operating temperature yan. Pag na natakbo na mabilis, lalamig. Kasi ang trabaho nito para ma-maintain yung temperature ng makina. Yeah. Okay, so kung makita natin, meron pa palang meron siyang thermostat. Meron siyang thermostat, pero most likely ayan, makita nyo tumatapon yung tubig. So na stock open na siya, stock na siya na naka-open. So sira na din, so papalitan natin siya. So hinayaan natin palabas. Ayan, kung makikita nyo yung gap, meron siyang gap, dapat sarado yan eh. Pero ngayon, stuck na siyang ganyan. So papalitan natin siya ngayon. Okay, discuss ko lang ng konti itong thermostat, no. So yung una, kala ko talaga, wala nga ng thermostat kasi nga yung behavior niya is katulad nung sa mga kotse na tinanggalan na ng thermostat. Pero pagbukas ko, ando pa pala. Yun nga lang. Yun nga, sabi ko kanina, stuck na siya na sa ganitong posisyon yung nakabukas. Yan, kita niyo yung malaking gap sa pagitan. Yan. So, dapat sarado kasi yan kapag malamig yung makina. Kanina, malamig yung makina. Magdamag na nakapatay yan. So, yun. Buti na lang naiwan siyang ganyan kasi kung hindi, overheat yan. Pero sa isang banda, parang okay din para na as kaso noon pa. So ngayon, maghahanap ako ng pamalit nito. Meron naman tong specs. Ito yung hinahanap kahapon sa akin ng mga sa auto supply. Sabi ko kasi hindi ko alam kung may thermostat pa or kung ano yung specs. So bali, ito nakalagay. O kung makikita nyo. Yan. 82 degrees Celsius. So bubukas siya at 82 degrees. So yan yung hinahanap niya. Tapos yung ganong yung sukat nito. Yan, ito yung hinahanap nila kahapon. So kapag ganito, pakita niyo yung gasket, yung goma, sira na din. So papalitan na rin natin yan. Hindi na yung pwedeng ganito. Antayin ko lang bukas yung mga auto supply din. Tingnan ko kung saan meron mabibilan nito. Hey guys, so nakabili ako kanina. So 550 replacement parts. So this is ano ah, based dun sa catalog nila na for Mitsubishi Lancer din and some other Mitsubishi na vehicle. So fit siya. Chineka namin. Pareha silang dimension. So pagkakaiba lang is
Ito is rated for 76.5 degrees Celsius. Ito ay 82. Kaya ang tingin ko is, hindi to original siguro. Replacement lang din, pinilit lang lagay dyan. So anyway, as per catalog, ito yung gagamitin natin. Okay, so pag ikakabit natin itong thermostat, mapansin nyo itong air, para sa hangin to eh, air intake valve yata ito. So dapat nakaposition to sa taas, parang ganyan. Para yung kung may hangin or sa ibabaw ng tubig habang dumadalo is makakatagos dito. Anyway, so ito, usod natin yung thermostat housing. Ayan sa baba. So ang paglagay nito is, itong heating, itong part na umiinit or naiinitan, tumispring, is nasa, papunta sa engine block natin. Tapos itong maiksing side is, ito sa thermostat housing. So sinasabi ko kasi minsan, yung ibang design ng thermostat ay pwedeng magkabaliktad. Pwede mo siyang mailagay ng baliktad. So mali yun. So magkakaproblema tayo dyan. So ito ngayon, abit na natin. Ayan. So ito yung valve para sa hangin. Then yung thermostat housing natin. Ayan. Dito. So mapansin nyo may gap. Dahil doon sa bago yung gasket natin. Pero once na na-tighten na natin yan, okay na yan. So, ibabalik ko lang yung mga bolts natin. Hindi ko nabibidyohan ah. So, ito na yung huli. So, close natin yung gap. So, snug fit. So, kung may torque wrench, maganda. Masusunod natin yung torque specs dun sa repair manual. Pero wala po akong torque wrench, so by feel na lang muna. Tasari natin ng tubig muna, no? Kasi yung tatay ko tubig ang ginagamit. So mapansin nyo, wala na yung laman kasi nga natapong kanina nung analis natin yung thermostat housing. So ang gawin natin, i-start natin yung kotse nang wala yung radiator cap. Kasi para lahat ng mga bubbles, yung hangin, once sumikot na yung tubig ay mawala. Around 2 minutes yan na yung temperature natin, malapit na natin ma-reach yung optimal na temperature. Then nasalina mo ulit siya ng tubig unti-unti hanggang sa mawala yung bubbles niya. So tayo lang natin mag-normalize. Sa dati hindi, bago ma-reach to na rito pag umabot yan tagal, kasi nga yung tubig daloy ng daloy. So anyway guys, so mukhang okay na. Observe ko na lang ito kung may leaks. And yun lang, tip lang guys, pag may mga mekaniko na sinabi na tanggalin natin yung thermostat, okay papayag, kasi kailangan niya, it's by design na yan, yan to maintain yung operating temperature ng makina. So hanggang sa muli, salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video natin, please like, subscribe, and hit that notification bell icon. So thank you guys.